Okay, good day sa lahat. Ang topic natin today is paano natin paano tayo mag-i-import ng table from spreadsheets. Actually, meron ako dito na data galing sa W3 schools. So kung naalala niyo pa yung online database na pinamanipulate natin under ng W3 schools. So ang ginawa ko lang is kinopy and paste ko siya, then nilagay ko siya sa Google Sheets. Okay, so I have here different tables, customers, meron tayong categories, employees, or retails, and so on and so forth. So lahat yan ay galing sa W3 schools na website. Okay, problem kasi kay W3 schools, hindi tayo makapag-insert ng records, ano? Kasi yung database nila is for read only. Okay? So, for viewing purposes lang talaga siya. Ngayon, ang ginawa ko, dinownload ko siya manually. Okay? Per table. Ngayon, plus, para ma-import natin to or madala natin itong table na to sa loob ng MySQL workbench, kailangan i-convert muna natin siya sa CSV format. So, ano ba yung CSV format? Ang mangyayari kasi, C stands for comma, and S for separated, and V stands for values. So, ang mangyayari kasi, gagawin niya itong TXT file, ano? So, yung text file na to, lalagyan lang niya ng comma. Halimbawa, customer ID, comma, contact name, comma. So, ganun yung magiging format niya, ano? Parang isi-separate lang niya by the use of comma. Kaya ang tawag sa kanya, comma separated values. So, paano natin siya i-convert into comma separated values? So, punta lang kayo ng file. Then, puntahan nyo lang yung download kung gamit nyo ay Google Sheets. Okay? Then, puntahan nyo lang itong option na to. Hanapin nyo yung comma separated values. Okay? So, actually, nakapag-download na ako. So, ulitin ko na lang ulit for demonstration. So, click natin to. Ayan siya. So, makikita nyo dito yung format niya. Click natin siya. Yung folder na to. Okay. So, nandito siya ngayon. Open ko lang siya. So, pwede natin siyang buksan sa Notepad. So, click lang natin itong Edit with Notepad++. Okay. So, makikita nyo dito, class, lahat ng records na yan is separated by comma. So, napaka-literal ng meaning niya. Ayan, makikita nyo si Alfred Wolf-Potersky. Everything, ano, lahat ng data na nakikita nyo dito, it is separated by comma. Okay? Kasi what will happen, kapag hindi siya naka-comma separated values, hindi nyo siya may import papunta sa MySQL. Okay? So, I'm gonna close this one. Okay. Then, pupunta na tayo ngayon sa MySQL Workbench. So, naalala nyo pa, class, na una muna, gagawa muna tayo ng database natin, diba? So, paano ba nga mag-create ng database? Pwede kayong mag-code dito, ano? Pwede kayong magsulat ng script, but pwede rin kayong gumamit ng shortcut. So, you just right-click here. Tapos, hanapin nyo lang, create schema. So, pangalanan natin to as W3. All caps na lang natin. Ito yung pangalan ng database natin. Okay. Then, you just click the apply button. And click OK. So, kung gusto nyo mag-scripting yan, you just type create schema, tapos pangalan ng database natin. Okay, then semicolon sa dulo. Ulitin ko, you can do the manual way. But since naka GUI tayo, ito na lang yung ginamit. Steps. So, you just click apply and finish. Okay. So, we're done with our database. So, meron na tayo dito ngayon. Ngayon, paano natin to i-activate? Ano? Paano natin siya i-open? So, actually, pwede uling the use of mouse. So, you just right click. Tapos, hanapin nyo lang class, set default schema. Pwede rin yan. Ano? You just click here. Ayun.
So, mangyayari, magiging bold na yung W3 school database natin. Or, you just simply type the script here, use, tapos yung pangalan ng schema natin or ng database natin. Diba? Pwede kayo mag-type ng use na script. Ano? Okay. So, we're done with the first step. Ang gagawin naman natin ngayon is pupunta tayo ngayon sa tables. Okay? So, you just right-click sa table. Mag-i-import tayo ng data galing sa outside. Ano? So, puntahan nyo lang class yung table data import wizard. So, click here. Tapos, hanapin nyo kung saan location nakasave yung CSV file natin. So, in my case, so nagay ko siya dito, sample database. Ito siya. And you just click open. So, makikita nyo dito, it should be comma separated values. So, click open. And click next. Okay. Then, since wala pa tayong table, ito yung pipiliin natin, create new table. Okay. Tapos, ito yung magiging pangalan ng table natin. So, mamaya, ituro ko sa inyo. Actually, pwede naman i-rename na dito, recta, tatanggal niyo itong W3 schools. But, gawin na lang natin yung home na ginagawa natin. So, you just click next button. Okay. So, malalaman nyo kung tama yung ginagawa nyo, lalabas na dito yung laman ng ating mga laman ng table natin, which is customers. Okay, just click next. Wala tayong babaguhin pa dyan. And, sabi niya dito, the following task will now be performed. Please monitor the execution. You just click the next button. So, from here, ayan, nag-import na siya ng data outside MySQL. Okay, so wait lang tayo. Then, you just click the next button. And finally, so makikita nyo dito, 91 records imported. And you just click finish. Okay. Ngayon, mapapansin nyo, walang nangyayari dito sa tables natin. Okay, huwag nyo kalimutan palaging i-click itong button na to, which is yung refresh button. Okay. Bilis naman. Fetch yun. Ayan. So, again, you just click the refresh button para makita nyo yung table natin. So, if you want to view the table, again, pwede tayong gumamit ng script dito, but pwede rin naman na mouse na lang. Ano? So, makikita nyo na ngayon yung mga list of data na galing outside ng MySQL. So, galing to actually dun sa W3 schools na online database natin. Okay. Problem dito, class, is napakahaba ng pangalan ng table natin. So, how are we going to rename this table? So, puntahan nyo lang tong icon na to. Wrench tool. Tapos, papalitan lang natin to na. Ayun. So, tatanggalin natin yung W3 schools. Ayun. So, this would be